Sa panahon ngayon, marami ng sakit ang kumakalat sa buong mundo at isa na dito ang virus na nagmula sa China na tinawag na COVID-19 o Coronavirus 2019. Ang COVID-19 o Coronavirus 2019 ay lumaganap na sa iba't ibang bahagi ng ating mundo at more than 25 countries na ang apekto. At kabilang na dito ang ating tahanan, ang Pilipinas. Ano nga ba ang coronavirus? At paano mo maproprotektahan ang iyong sarili? Ang Coronavirus 2019 ay isang malaking pamilya ng mga virus na nagdudulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome or MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome or SARS. Nadiskubri ang sakit at pinangalanan during 2019 to 2020 coronavirus outbreak. Kasama sa mga karaniwang palatandaan ng impeksyon, ang mga sintomas ng natnat, pag-uubo, at paghihirap sa paghinga. Sa mas malubhang mga kaso, ang impeksyon ay maaaring maging sanhi ng pneumonia, malubhang talamak na respiratory syndrome at pagkabigo sa bato at kamatayan. Ang impeksyon ay kumalat mula sa isang tao patungo sa iba sa pamamagitan ng mga patak at ang isang nahawang tao ay umubo o bumahin. Ang paghawak sa mga bagay tulad ng doorknobs, lamesa, na maaaring nahawakan na ng isang taong may sakit at pagkatapos ay iyong nahawakan ng iyong mukha o bibig. Ang oras mula sa pagkakalantad sa simula ng mga sintomas ay karaniwang nasa pagitan ng 2 hanggang 14 na araw. Ang karaniwang pamamaraan ng diagnosis ay sa pamamagitan ng reverse transcription polymerase chain reaction mula sa isang nasopharyngeal swab o plema na may resulta sa loob ng 1 hours hanggang 2 hours. Maaari rin magamit ang mga antibiotics gamit ang isang sample ng serum ng dugo na may mga resulta sa loob ng 1 hour. Ang impeksyon ay maaari rin masuri mula sa isang kombinasyon ng mga sintomas, mga kaydelanan sa peligro at pag-scan sa dibdib ng CT na nagpapakita ng mga tampok na pneumonia. Sadyang malalanga ang isang sakit na ito, kaya't ang mga karaniwang rekomendasyon upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon ay kasama ang regular na paghuhugas ng kamay, pagtakip ng ilong at bibig sa pag-upo at sa pagbahing, lubusan pagluluto ng karne at itlog. Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa sinumang nagpapakita ng sintomas ng sakit sa paghinga tulad ng pag-uubo o pagbahing. Ang face mask ay nakatutulong lamang sa pagpigil sa mga taong may sakit na coronavirus mula sa pagkalat nito sa iba. Ang mga kaso ng COVID-19 ay naiulat sa isang lumalagong bilang ng mga bansa kasama na ang US Public Health Groups tulad ng World Health Organization at ang US Center for Disease Control and Prevention ay sinubaybayan ang mga sitwasyon at pag-post mga updates sa kanilang mga website. Nagpalabas din ang mga pangkat na ito ng mga rekomendasyon para mapigilan at malunasan ang sakit. For more videos, please like and subscribe and don't forget to ring the bell. Thank you!